ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito po ang mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo, ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Kasama ko din po si Doc Cora. Doc Corazon Occidental. Doc, kumusta? Casendo? Yeah, mabuti naman at magandang araw ulit sa lahat. Of course, kasama natin si Doc Cora, no? Sa usapan ng feeds. Yun ang topic natin. Kaya ano ba yung gamit ng ingredient ng feeds sa Doc Cora? Yung mga ginagamit sa feeds? Una sa lahat, hello Casendo. Hello Miss Amy. Nagagalak akong makasama kayong muli ngayong hapon at sana, as usual, ang ating maging discussion ngayon ay maging kapulutan ng mga pointers at tips para sa ating mga magsasaka. So, ayun, nag-umpisa na agad si Casendo. Amy, excited na siyang pag-usapan ng ating topic. Oo nga po eh. Oo, kasi sinadjust ko sa kanya that this afternoon, Casendo, let's talk about mga basic ingredients. Kasi since he is a universal farmer, alam mo, universal farmer yung ating Casendo. Meron siyang piggery, meron siyang poultry, at meron din siyang crops. So, basically, yes. Correct. Related yod with each other. And especially nga, si Casendo ay taga Pangasinan. And yung Upper North Luzon. Casendo, kung hindi ako nagkakamali, hindi ba dyan sa North Luzon at Upper North Luzon ang pinakamarami magsasaka ng mais at palay? Yes. Malawak, no? Yung Region 1 na taniman. Pero of course, yung Region 2 ang pinakamalaki, no? Dito sa east ng north, no? Pinakamalaki ng produce ng corn. Second is Pangasinan. Corn percentage, Katen. I'm sorry, percentage. Yung malaki. Sa Luzon is ano? Kung sabihin mo 40% ang Pangasinan, ang Isabela is 60%. Wow! Nang corn po yon ng mga corn, mais. Yeah. And then, the rest naman, palay, ganon. Yeah, palay. Ang corn, ano eh, ang corn eh, naapektuhan, no? Itong dahil maraming hog ang nawala, no? Yung baboy. So, makikita mo yung presyo hindi talaga tumaas. Last year umabot tayo ng pag-ani ng 14 pesos, no, sa mga magsasaka. Ngayon nasa 10 piso na lang pag bibili ka sa magsasaka. So malaking nawala sa atin mga farmers. Malaki yung impact. Oo, malaki yung impact sa mga corn farmers as well as sa mga magsasaka rice. Din ng palay, I guess, kasi 'di ba yung rice hull nila sa atin din binibenta sa mga magsasaka. Yeah, yung D1, yung Darak, no? Yes, rice hull and Darak D1. Yung Darak binibenta yan sa mga farm. Inclusion rate umabot ng 25% din, no? Yung corn 50%. Minsan umabot ng 25%. So, malaking nawala talaga. And last year, remember, sinasabi nila yung palay, parang presyo ng Darak, di ba? 12 pesos.
Eh ngayon, eh, Amy, kung titingnan natin yung darak is nasa 6 pesos, 7 pesos. Ganun kababa. So ang nangyayari kasi, kaya apektado yung bigas. Yung mga rice miller kasi, ina-average yan. Kung gumigiling sila, kung mabenta nila yung darak ng mas mataas, siyempre yung puunan nila ng bigas, mas mababa. Dahil yung byproduct pwedeng ibenta. So ang nangyayari is kung bumaba yung byproduct, yung pang-average nila, nawawala. So ibig sabihin yung rice, kung ibenta nilang mababa rin, malulugi sila. Mm-hmm. So yung nangyayari, kaya importante yung mga byproduct. Yes, may tanong ako dyan, Kasendo. May tanong ako, itong si Amy, palagay ko familiar yan sa mga magmamais kasi sa Nueva Ecija, marami rin corn plantation doon at saka yung mga magsasaka ng palay, marami rin diwa yung nagpo-produce ng rice bran. So, ayun nga, nadamay sa ASF ang magsasaka natin ng corn and palay, Kasendo. Ang tanong ko, since parang sa tingin natin ng mga kaibigan nating magsasaka sa baboy, pag may awa ang Diyos, baka makabawi dun tayo sa isang taon. So, aside from binibenta nila ng mababa para maubos, so yung may mga magsasaka din ba tayo ng corn na may capability na mag-store, may mga malalaking bodega para hanggang, I mean, ang tanong ko, di ba ikaw namimili ka din ng corn, hanggang ilang buwan pwede i-store ang corn? So far kasi ano eh, hindi kagaya sa rice, yung magsasaka, nag-stock yan. Kasi yung palay, kung in-stock nila, pwede nilang i-mill sa pagkain nila. Pero itong corn, mostly, sa feeds yan eh, no? Yung binibenta, itong yellow corn, no? Kaya mostly talaga gusto ng magsasaka, i-out kagad. So wala silang iniiwan. Yung iba kasi, yung mga ibang magsasaka, nag-iiwan ng 20 bucks na palay, no? Para may pangkain sila. Pero itong sa mais, talagang binebenta nila. Yung storage naman, yung ginagawa is dapat ano, bumaba ng 12%, no? Tokoray 12%, umabot ng isang taon yung corn. Pwedeng store. Ginagawa ko yun kasi noon eh, ang ginagawa ko, bumibili ako ng 1 year na stocks eh. So, in-stocks ko up to isang taon, no? Para at least sigurado may ano, may pagkain. Parang natulungan mo na rin sila. Yes. Natulungan mo na rin ang mga magsasaka ng ganon. Yes. Mamamakyaw ka kasi hindi sila makaka-afford pala na mag-store. So yung may kapasidad na mag-store, sila yung namimili. So ang second na question ko, di ba yung mga malakas din yung market ng mga corn chips? Ilang percent kaya ang inaani? Ilang percent kaya sa mga naha-harvest ng magmamais ang napupunta sa human consumption like that kasi? Marami rin 'no yung class A. Hinihiwalay ng mga traders yung magaganda talaga, yung class A. Yun ang ginagawa dun sa mga chips, no? Binibigay sa mga chips na supply para gawin na chips. So, alam mo ba yung Gerber? Yung para sa ata? Yo. Galing sa yellow corn yun. Oo. Galing sa yellow corn yun. And ginagawa yun sa bandang Mindanao. And makita mo na dumadaan sa... Diba kasi imported yun? Oo nga po, napaisip ako doon. Dito yun. And galing pala dito yun. Sa, dumadaan yun sa Ray, no? Yung pumapasa, dun sa Ray na dumadaan, yun ang ginagawang chairman. Isang magandang market din ng mag... Yes, magandang market 'yun kasi magandang presyo, no? Yung ganung klase, yung pang-food. Talagang mas mataas yung presyo compared dun sa four feeds. Ayan, ang dami natin na pag-usapan tungkol sa mais. Oo, dahil class A nga. Sana no. Doc. Sana mamaya, no, masenso pa yung magmamais natin, ano, Amy? Yeah. Kaya
di ba naglaan tayo ng isang episode ng show natin para sa ating mga mananim ng mais? Kasi yan nga sabi natin, marami po ang may kailangan ng mais, hindi lang siya kinakain natin. Kasi may iba-ibang klase ng mais. Yung white corn, yan yung kinakain natin. Yung nabibili natin, Dok, sa daan. Yung mga nilagang mais, yan yun eh. Tapos yung yellow corn, yan naman yung para sa mga alaga natin. At yun nga, ngayon, dagdag kaalaman sa akin na yan pala yung sa gerber. Yan! Kasi doon, dami mo talagang alam. Kaya gusto kong ano eh, mga ano eh. May ano pa? Trivia eh. May sweet corn pa, di ba? May sweet corn pa. At dito sa amin po, uso yung Japanese corn. Yun yung sweet corn, yun. Tsaka may yung corn na maliit, yung young corn. Young corn, di ba? Ang dami talagang mga klase ng mais na... Laga. Oo, pwedeng kainin at para din sa ating mga... Panlaga, ano? Yes, tsaka sa Emmy, tsaka Doc Cora, dun sa Bisaya, no? Yung white corn na ibang klase yun, ginagawa nila bigas. At parang nadinig ko yan, Doc. Ay, Doc, Kasendo. Sa gawing bigas yun. Dahil magpabigis. Kasend, bukod sa dahil ba mas mura o mas masarap para sa kanila? Yeah, mas mura tsaka mas mabigat. Oh, mas ito mo yung mga boxer natin galing Mindanao eh, di ba? Si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, di ba? Kasi yung mga yung nutrient ng corn medyo mas mabigat eh, di ba? Opo. So yun, pumunta ako ng Sarangani noon, nakita ko na talagang ano, nagproproduce sila ng white corn. Sinubukan natin sa North eh, na magtanim, pero hindi sila sanay kumain dito sa atin. Sa North. Nagagawing kanin. Diba? Gawing kanin. Opo. Sanay natin papakin. Yun ang ano, papakin natin. Manilaga, ayan. So, anyway, ang dami na po namin na nating napag-usapan tungkol sa mga mais. Pero ngayong araw, pag-uusapan po natin yung feeds milling. Ayan nga, yan yung mga yellow corn. Yan yung mga hinahalo, yung mga darak. Yan. Diyan, pinagsama-sama at papakain natin yan sa ating mga alaga. Mas marami pa po tayong mauunawaan at mga dagdag kaalaman sa aming pagbabalik dahil meron kaming makakasama na siyang magdi-discuss sa atin paano ba ito ginagawa at paano ba umaabot ito sa ating mga tahanan para sa ating mga alaga. Ayan. Yan po sa aming pagbabalik dito sa Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Babalik po ang mag-agree na tayo. Ayan, kanina nga na pag-usapan namin yung mga pwedeng gawin sa mais. Doc Cora, may makakasama tayo ngayong araw? Hello again! Yes! Excited na akong ipakilala ang makakasama natin ngayong araw na ito. Siya ay pinakabunso naming member sa National Federation of Hog Farmers. And medyo ano, nakakahawa din ang enthusiasm niyang bata na yan. Kaya masaya kami eh pag nagkikita-kita at nandun siya. So hindi ko na patatagalin. Ang ating panauhin ngayong hapon ay graduate ng De La Salle University. Ang course niya ay Computer Science. Kaya nga interesting eh, di ba? Paano ang isang magandang dalaga na graduate ng Computer Science ay nagkaroon ng engagement sa agrikultura? So, nag-umpisa po siyang nag-umpisa siyang mag-work sa farm business, family business. But noong 2018, na-decide niya na mag-full-time na sa agriculture. Pero alam nyo, may interesting na background ang bisita natin. Na after graduation, nag-work pala siya sa isang airline company sa Taiwan. So, in short, after kumita ang ating OFW, na-decide niya na tumulong na sa kanilang family business. So, Amy Casendo, pinakikilala ko si Miss Gia Shea. Hi, Gia! Hi! Hi, Gia! Hello, everyone! Hi. Thank you for guesting. Hi, thank you, Paul, for inviting me. Yeah. Bali, talagang maswerte tayo at naimbita natin si Miss Gia, no? And alam ba ninyo yung feeds nila, ginagamit namin sa figure yan, lalo na yung
yung booster, no? Talagang mabilis lumaki. Kaya maganda yung na feeds yun, no? Kaya sabi ko, magandang guest natin ngayon at talagang subok na ginagamit. Ma'am Gia, may tanong na ako dun sa feeds, no? Ay, hindi yung sikreto, siyempre. Apa. Tinatago ninyo yun, eh. yung ratio ng, ano, yung mga ratio ng inclusion rate, siyempre, pinapalit yun, eh. Ibig sabihin, eh, minsan wheat ang ginagamit, minsan corn ang ginagamit. Dito ba sa feeds nyo, eh, anong priority nyo? Yung wheat ba o yung corn? Corn po. Corn. Ah, corn. Mais and, po. And, mais, no? Apa. And bumibili kayo sa which province na binibilihan nyo? Isabela. Local suppliers po kami. Kung marami yung local suppliers, we buy it from local suppliers po. Oo. And ilang percent ang inahalo nyo sa, ano, sa feeds dun sa dito sa inclusion rate dun sa mga feeds dito sa, yung sa corn? Ang corn po, ay, hindi kasi ako sure sa ano eh, kung ilang percentage. Kasi si nutritionist ang nakakaalam kung anong mga hinahalo niya. Yung talagang sikreto lahat, no? So, pero may follow-up question ako naman doon, Kasen. Miss Gia, so kung hindi ka masyadong involved, which is understandable, syempre naman, computer science. So, kasi highly technical din yung Kasendo, yung pagmamanufacture ng yes. feeds. Isipin nyo naman, ang family nila, eh, nandyan na since, lumaki si Gia, dyan ang business nila, di ba Gia? So, ang tanong ko, ang tanong ko ay, paano mo namang natutulungan sa marketing ang feeds ninyo? And, ano ba yung, saan mo ba gustong mag-approach na market? Sa mga backyard ba? O sa mga commercial o semi-commercial? Actually, nung nagsimula yung feeds is at 30 years ago with my dad. Tapos, nagsimula siya with 300 kilos yung first benta niya. So, pinala-pala lang nila. Yung nagluto-luto lang sa silikod, yun yung first 300 kilos nila. So, that was like parang Batangas yung client namin. So, honestly, yung feeds namin, malakas din talaga sa Batangas. So, meron kami, actually, we cater from big commercial farms, semi-commercial farms, and backyard farmers. Pag backyard, we have the dealers and distributors po ang nag-handle ng mga backyard accounts namin po. So, all naman, kinakater namin po. Yeah. I think yung ano eh, yung for booster feeds eh, gumagamit sila ng ano ng cooked corn Aba. Is linuluto muna yon and inaano sa feeds para yung digestibility mas mabilis, di ba? Kasendo naalala ko na ang father ni Gia, isa sa pioneer yan. Yes. Isa sa mga nutritionist ang daddy niya, animal nutritionist. Isa sa pioneer ng cooked corn na ihahalo sa livestock feeds. Oh, okay. Kaya yung quality ng feeds nila, yung booster and ano, pre-starter, talagang matagal namin ginamit, siguro 20 years yan. Kasi nakita namin yung growth. Okay mo pala si Cassie. yung growth eh mabilis talagang lumaki. Yung stage na yan, kailangan kasi natin ng ano ng feeds na ganun para at least eh yung foundation, di ba? Doc Cora. Yes. So yun ang kailangan natin para at least para tumibay yung mga feeds. Tumibay. Oo. Ang ganda Kasendo ng palakayan natin ngayon. Kasendo, Amy and Gia. Kasi since si Kasendo pala for the longest time ay suki ng Atlas Feeds. Pero si Kasendo namibili rin ng maes. For the longest time, bumibili din si Atlas Feeds sa kanya ng corn and other like yung rice bran. Hindi ba ganon? Yun ang isang magandang engagement ng mga Pilipinong magsasaka eh. Yes. Ma'am Gia, yung ano pala, yung marketing nyo, no? Di ba?
Luzon ba kayo naka-concentrate o mayroon pupuntang Visayas, Mindanao din? Meron din po kaming Visayas, Mindanao. Meron na kaming warehouse, Tolmiling po din sa Visayas, Mindanao po. Oo. Aba. So, I sana mag-expand sila sa norte. I think sana sa Tarlac, pero with this new development sa ASF, parang huminto yata kayo, no? Hindi tuloy ba expansion niya sa ano? Namin yung... Medyo nag-hold kami sa expansion right now kasi because of ASF nga, parang hindi rin natin lang kasi alam anong kailan lalabas yung vaccine eh. So, honestly, ang Philippines is Northern Luzon especially greatly affected by the ASF talaga po. As in, ramdam kasi namin talaga eh. Kasi malakas kami sa piglet feeds. Eh, inahin ang unang pinatamaan po. So, we feel the volume talagang nag-drop. Yun po. Pero we're hoping... Paano kayo nagpipili ng mga ano, mga distributor, dealer sa mga area na gustong magbenta ng feeds ng Atlas? Actually, minsan kami nag-a-approach, kami lumalapit or do we do some research kung meron naman sila, and then kung okay yung credits, syempre you have to do screening, hindi porket gusto po ninyo maging dealer, pwede po maging dealer po, yung ganun po. Tapos yung credibility po niya, kung okay ba siya, parang bangko, how you, parang in short, yung client niyo po. Oo, kasi, in short, pag po basa sa qualification. We have to, kasi ang distributor are usually ang backyard farmers po yung kliyente nila. So, we have to take a longer term of return yan. So, kailangan, make sure na namin na mababawi namin yung pinautang namin or yung tulong namin sa isa't isa sa tulong sa backyard farmers po. Okay. Miss Gia, ang tanong ko, ayan, na banggit na nila na meron kayong feeds. Apa. May pagmamayari ka ng feeds. Ang tanong ko, ano ba yung pinakamabenta? Kasi may sinasabi si Casendo na booster. Bilang sa marketing nyo, ano yung pinakamataas talaga na ito yung parang best seller nyo talaga? Yun po, yung sinabi ni Casendo, yun po yung pinakamalakas sa amin. Restarter and booster po. Ano po yung known for our, yun yung pinakasikat sa company namin. So we start, parang sa bata pa lang, we want the piglets to be strong na. Para pag lumaki siya, mas hindi siya magkakasakit. Just like how we treat a children. Siyempre yung bata pa lang siya, gusto mag-give them the best para they have a good foundation. Para pag lumaki tayo, mas hindi tayo sakitin, maging mas healthy po tayo. Yun po. Ayun. Saka sa dinami-dami na, sa dinami-dami kasi ito ng mga lumabas na mga competitor ng specialty feeds nila, no? Yun pa rin ang kanilang specialty feed hanggang ngayon. Ibig sabihin, may talagang secret recipe, ha? Kaya kanina, tinatalong ko yung ingredient, ayaw niya sabihin. With love, ha? Yes, yung kasi. With love. Baka mahuli. May follow-up question ako doon, Gia. Apa. Yan tungkol din sa'yo, bakit, ano ang nakita mo sa agriculture? Bakit ngayon ay nag-concentrate ka na? At saka bakit naman mukhang masaya ka naman, nakasama mo mga magsasaka? Ano ang kwento mo dyan? It all started, dati kasi, actually, I help, but not like full-time. Part-time lang talaga ako tumutulong sa family business. So, back and forth ako, Taiwan, Philippines. So, dito ako, tumutulong ako. So, people tend to see me lang sa mga exhibits before. Doon lang ako nung lumalabas sa seminars, exhibits. Sa sosyalan ka muna. Yeah, ako yung ano, parang ano doon, yung showgirl na libre. Walang bayan sa company. Hindi po. And then, kasi as years goes by, syempre my dad, may edad na rin. So you tend to think back na nung bata kami, how he started the business. And then, though I have brothers helping, but the business is really expanding talaga. Dati kasi parang kaya pa nila eh. So for the dad, my dad always wanted us to come back na tumulong sa family business. Eh ako naman,
2 years ago, I decided, oh, sige, sige, I'll come back and help. So, nung bumalik ako, actually, I'm not with Atlas. I'm with the other feed additives. Yung meron kaming distributor, ano, supplier, na they know me. People know me na kasi they don't see me sa farm. They see me sa social, sa dinners, ganyan. Sabi niya, ikaw pupuntang farm? Are you kidding me? So, nagulat talaga siya. So, nung nag-visit siya sa Philippines, yung supplier namin, nag-visit siya sa Philippines, as in, nagulat siya. Sabi niya, talagang pumupunta ka ng farm? Sabi ko, yes, yes. Tapos nagulat din siya na parang, kaya mo talaga? Sabi ko, yes, because I grew up sa farm. Ever since bata ako, sa farm ako lumaki. Umaakyat ako ng puno ng mangga. Actually, nung pagpasok ko, na-realize ko din naman talaga na yung ginagawa ko pala bata ako sa farm, stress pala sa manok yung ginagawa ko. Kasi nakatira kami sa isang bahay, nang tapat niya, po, 3-layer. Siyempre, nananahin sila doon, parang natulog. Eh, bata ka, so you enjoy na holding a stick, I'll run from end to end. Tapos, tatalon silang lahat. So parang, doon ko na-realize yung when I really get involved the business, so parang, ay, ang salbahe ko pala nung bata ako. Pinatakot ko pala yung mga manok na sa stressless ginagawa ko. Buti ka nang makomplain ng animal welfare pala. buti na lang. Tapos parang eventually, at first, parang natakot din naman ako na hindi ko ma-handle yung business. But eventually, I appreciate the people around me who helps me. The NatFed, the broker, everything. The consultants and everything. Maski magsa may hindi ko naintindihan, I just ask. People are willing to teach naman. So parang na-love yung family na to. And then, well, I have to love the family. Kasi itong bumubuhay sa pamilya namin at bumubuhay sa lahat ng pamilya na nag-work for the family namin, for the business. So parang for me, I have to take extra careful of it. Para lang hindi mawala yung pinaghirapan ng dad ko at pinaghirapan ng mga brothers ko. So yun, so decided na, yeah, I will help para si Papa makaretire na makapagpahinga din po siya. Yun po. And at the same time, nag-e-enjoy ka. Ayan, nagkaswa kang advocate nyo ni Kasendo na at the same time nagbi-business ay nakakatulong din sa mga mamamayang Pilipino. Kaya yan ang mga lalo pang yayaman. Alam mo, Cora and Amy, sinamahan kami sa Taiwan last time with the group, no, yung mga feed dealers and fertilizer dealer. Pumunta kami sa isang farm na nasa tabi ng 7-Eleven. Yung piggery nasa tabi ng 7-Eleven. Sasakay man, Kasendo? Walang amoy. Sabi ko kay Gia, baka yung ingredient pwede natin makuha. Kaya ngayon, nagbebenta si Gigi, may ingredient sa ibenta. Odorless, ano. Opo. Talagang business-minded rin yung si Gia. Mas business-minded si, Kasendo. Magugulat ka, no? Yung katabi, 7-Eleven. Oo, tapos walang amoy. Pero walang amoy. Kasendo. Kasendo, baka naman high-tech na high-tech yun. Yung talagang expensive housing na cool cell, ganyan. Dahil talaga sa feeds. Yung kinakain. Hindi, ordinary lang. Hinahalo sa feeds hinahalo sa feeds. Naku, Gia, kailangan ma-discover natin yan at ma-spread natin dito. Hindi na ire-reklamo ng DENR ang mga suki natin. Pag na-discover mo yan, Gia. Actually, that ingredient helps. Have to be frank naman. The ingredient helps. But the management, kailangan din ng tulong ng management to keep the odor lessen din talaga. Yun po. Tapos, maybe some backyard farmers na hindi pa po nagfe-feeds, yun lang pong mas isip ko lang kasi na may isip nila na mahal ang feeds. Pero honestly, for me, worth it ang investment pag nakabili po ng magandang feeds. Regardless of anong inaalagaan natin. Kasi, na-study talaga naman bawat company ang nutrition ng kung anong ang mas maganda para sa alaga nila. So,
it will be better for them. Magiging mas less pa ang gagastusin ng mga backyard farmers ka nag-feed sila. Kasi may mga ingredients na pampatibay talaga ng mga alaga nila eh. Compared to papakain ka ng kanin baboy, di ba? Yan, natamaan tayo ng ASF, iyakan tayo lahat. So, hopefully, na after, sana after this ASF, di ba? Na we will lahat tayo matuto sa learn our lesson na there's a reason why nung time last year, we're promoting people to stop yung pagkakanin baboy. Kasi na nangyari yun, parang lumabas masama yung mga feed millers eh. Conspiracy lang daw eh. At first, yes, yes, I remember that. Oo. And kala nila isa gusto magbenta itong mga feed miller. Kaya binabawalan yung kanin baboy, yung swim. Pero hindi nila maintindihan na ito is to prevent. Pero with this new price, ang taas ng presyo ng live weight ngayon, umabot ng 200. So, I think yung mga backyard, pupunta sa feeds talaga kung ganun ang presyo, di ba? Tsaka ang ingredient po kasi ng feeds, talagang pinipili ng mga feed millers na maigi. Before nila mapagpagamit, may testing muna po yan ng moisture, ng toxin, so kung anong galalagay, kung pumasa pa siya, bago nila pinalagay sa warehouse nila. Tapos meron silang first in, first out lagi yan. Tapos yung the way they process it, make sure nila na magandang quality of feeds ang lumalabas po. Even paglabas ng kada batch, meron pong testing ang ginagawa ang mga feed millers bago i-deliver sa mga clients po. Speaking of testing, Miss Gia, ako hindi na naubusan ng tanong eh. Ano kasi ito? Speaking of testing, nakita ko kasi sa mga visuals materials mo na nandun ka din sa loob ng layer farm nyo. So, yun, experimental farm nyo din yun. Apo, experimental farm po yung layer farm namin kasi we'll know naman yung feed mill po namin. We've ever since, we concentrate talaga sa swine. And because of the ASF pandemic, ASF virus, early last year, we came up with layer feed. So yun, nagkaroon kami ng layer feed. Ever since meron na, but we never like really push them. So right now, we continue doing it. Yun na. So we test, meron kami mga testing farm po kung ano yung effect ng feeds na to sa manok, sa broiler, sa ducks, lahat po. So, kumusta so, naman ang kita? Ano pa? Kumusta naman ang kita? Pero bago yung sa kita, Miss Gia, ano to, kaduktong nung kita to eh. Yung pricing nyo ng feeds, yan, Doc, papasok yung kita dyan para malaman natin. Ano yung mga factor na kinoconsider nyo sa pricing ng feeds nyo? Ang pricing kasi ng feeds depende rin sa ingredients na ginagamit or ano. So, minsan, honestly, just like a baby, as a human, ang baby food is always expensive kasi siya yung pinakamaselan. So in any livestock or agri, ganun siya. Yung mas maliit, laging mas mahal. So medyo yung market namin is laging inaamin mas malaki. Yun. Ha, apa? Miss Gia, inaamin mo na mas mahal lagi ang mga booster niyo sa pre-starter. Pero subok po sa quality. No. Wait, wait. Yan ang marketing. Yeah. Oh. Tsaka ano, kasi kung maganda yung foundation talaga, malaki yung baboy eh. Yun, importante yun. Kaya yung booster, talagang importante yun. Tsaka yung pre-starter. Kaya maski mas mahal, pero kung mas malaki naman yung resulta, lalabas naman dun sa mag-growth. Investment kasi yun kasi Andrew eh, di ba? Mm-hmm. Yeah. Mag-invest kaya, sa mahal, bawi naman. Yes, so yun ang sinasabi natin na mababawi mo rin in the long run. And of course, Kasendo, Amy, sa tagal nila sa industry ng feeds, di ba? Palagay ko, nakita naman ng mga magsasakayang trade secret nila at na-appreciate at pinagkakitaan din nila. Kaya, di ba? Kaya matagal na sila sa market. Ganun ang strategy nila. Yeah. And Dokora, pagka ganun, kung makita mo yung mga feeds na
hindi na kailangan ng support from the government, yun ang talagang binibili ulit ng farmers na talagang effective. So, kaysa yung may programa yung government, pumapasok sila, ibig sabihin, hindi nila mabenta sa labas. Pero itong feeds nila, Gia, at least nakikita natin na ma-market talaga nila sa labas outside dun sa government program. Opo. Miss Gia, 30 years, di ba? Tama ako? Opo, 30 years. Anong-anong mga ano problema ba ang pinagdadaanan ng mga feed millers? Ayan, para may idea din po ang ating mga kasamahan. Problema. Just like 2 years ago, I think ang naging problema, shortage of mais. Sobrang tumaas ang presyo po ng mais 2 years ago po. Yun, tama ba? Yeah. I think 2 years ago, sobrang tumaas. Pinakatakot lang naman yung shortage. Shortage. Uh-oh. I think yung shortage eh. Kung sabihin mong supply, we can, mahahanap at mahahanap natin yan. Pero yun nga, yung shortage po talaga. Yun yung pinakamalaking problema ng mga feed millers. Aside from that, this year, yun po, yung ASF talaga po, ASF. Ang problema ng feed millers po. Yun. I don't think it's kami lang. I think majority of the feed millers, yung nagiging problema right now. Parang, kasi baboy, mas malakas talaga kumain compared sa mga itik, sa mga manok, di ba? Kasi mas malaki talaga volume nila eh. Yun po. So, yun yung pinakamalaki. Kalaban is virus. As of now, virus ang pinakamalakas na kalaban. That's what I think. Yan. Lahat tayo ay nagdudusa. Kaya nga sana, sa pamamagitan ng ating show na ito, Gia, kaya hindi pa man natatapos eh. Gusto ko na uli namin imbitahin. Kasi namin natin pagtulong-tulungan nating maka-inspire ng mga magsasaka, di ba? Para hindi masiraan ng loob. Kasendo, talaga naman ang daing nalugi dahil sa ASF, di ba? Totoo yun. At ito nga, Linggo, may nakikiusap na mag-meet eh. Binibenta yung farm, no? Doon sa bandang, I think, Region 4. Sa Lipa daw, di pa. Nakikita natin na talagang maraming nahihirapan dun sa nangyari sa ASF. Okay. Meron kayong sariling taniman ng mais ba? Tama ako? Wala. Talagang local kukuha kayo. Apo. Tsaka meron po yung group minsan pag nag-i-import. May times na nag-i-import din po. Oh, so talaga nakakapagbigay siya ng kabuhayan sa iba. Yes. Diba? Yes. Sa malaki at maliit na mga negosyante. Oh, fish meal. Even fish meal namin, local sourcing fish meal namin eh. Hindi imported. Oh, kanina pinag-uusapan namin yan ng papa ko kasi daw dati ang fish meal sa Japan saka Europe, doon kumukuha. Wala daw dito sa Pilipinas. And ngayon, nabanggit mo meron dito. Saan dito, Miss Gia? Secret. Meron kinukuha. May mga supplier dito. Kaya pala hindi suppliers. May suppliers na gusto. O yung mga gumagawa ng can. Hindi natin sasabihin yung mga brand, no? may mga ano kasi may gumagawa ng mga can na sardinas, di ba? Yung mga sardinas. Yun, kumukuha ng doon, supply doon sa mga yan. I think, nung pumunta ako ng Sorsogon, may kaning, no? May kaning na diretso na sa ship. Doon na ginagawa yung kaning. Ang galing. So, yun, apektado rin sila. Kita ba yung nangyari sa ASF, apektado yung fish meal, apektado yung etong corn, no? Apektado yung sugar, molasses eh, di ba? Tapos yung cocoa oil, di ba? Tsaka yung copra. So malaki talagang apektado. Maswerte nga sila Gia at continuous pa nila may market na sinusupplyan. Yung sa amin doon sa Pangasinan, yung isang feed miller na malaki, international company, magsasara. Ah,
So makita mo na talagang apektado. Opo, ang dami talaga. Miss Gia, may mga soybeans din ba na kasama sa inyong mga feeds? Meron din po. Ano ang sa mga alaga natin? Ano ba ang nutrients na meron ang soybeans? Protein. Tama ba, Kasendo? Yeah, yung protein. Hindi pwedeng walang protein. Yeah, kailangan ng protein eh. Kasi yung soya nasa 48% ang ano noon, mataas ang protein noon. So kaya talagang main ingredient, pero ang soya kasi wala sa ating bansa, in-import natin. Kaya more on corn tayo. Exclusive rate umabot ng 50 to 55% ang corn. So malaki talaga ang corn ang sa ingredient. Opo. Lalo na sa layer sa manok. Sa manok. Apo. Oo. Ang corn kasi, po sobrang importante po ang corn sa layer po. Yung egg yolk, no? Kailangan yung corn eh. Kasi kung wheat ang gagamitin mo, baka hindi maging pula yung egg yolk. Sabi nga, di ba, Doc Cora, nung napag-usapan natin na sa episode ni Doc MR, ayan po, sa mga hindi nakapanood ng episode ni Doc MR, pwede nyo yung balikan sa aming YouTube channel at Facebook page. Yan, layering. Pagka daw yung egg yolk ay ginamit mo is wheat, so maputla. Compared to corn. Diba? Ang dami ko natutunan sa show na ito. Na mga colorant. Yes, so, kahit no wheat, maganda pa rin yung yolk nila. So, may tanong din ako. May naaalala ko itanong kay Gia. Gia, mukhang ang gaganda naman ng mga itlog na napu-produce sa experimental farms nyo. Hindi naman kayo nakaisip mag-put up ng isang talagang commercial o malaking layer farm. As of now, wala pa po sa isip po namin. Kasi yung experimental farm lang, yung itlog pa lang noon, parang though hindi marami, nahihirapan na kami ibenta eh. Kasi di ba, kung magagawa ka ng something, you have to have a market. Yes. So wala kaming market. So hindi naman maubos sa farm na, sa office namin. So parang maybe, pero it's not something here right now na gagawin namin. We prefer to concentrate muna sa feeds po. Apa. Yeah, wag mo kumilita. Hayaan na natin yung mag-layer. Hayaan na natin. Nandiyan si Cora. Pwede kaming kumuha ng itlog. Padalang kuha kayo. Pwede. Hindi kami tatanggi ni Kasendo dyan. At si Amy, si Amy. Miss Gia, bigyan kita ng hanging question kasi magbe-break muna tayo. Miss Gia, okay. So palagay mo ba after this year, baka balik ang sigla ng feed industry sa ating bansa? Yan po sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Kanina, iniwan ko po yung tanong. Miss Gia, napalagay mo ba after this year, makakabawi o magiging positive na ang industriya ng feed milling? Amy, just to be honest, I think feed milling, unless na ever since before you're into poultry side or layers, it will be better for them because the layer farms are getting more and more. Dumadami talaga sila right now kasi wala ng swine. But if you were talking about swine, I don't think it will be a good year pa din for them next year. Kasi parang as long as there's no vaccine, I can't see any way na parang gaganda ang swine industry ng Pilipinas kasi patuloy-tuloy kumakalat yung ASF, di ba? So, lahat ng tao nasa sa takot, nagbibenta ng baboy. Pero I think, eventually, it will be better pa rin ang next year compared to this year. Kasi, katapaano, medyo nandun na eh. So, people are, this year, nag-convert na kung ano yung ko-convert. And then, the feed millers are doing programs to help the backyard farmers
to convert to layer farms na para makabawi din na may mga backyard farmers, di ba? Kasi largest market talaga pa rin natin, backyard farmers eh. So I think next year will be a little bit better than this year. We're just hoping na huwag bumaba pa. Pero kahit pa paano, tataas ng konti. Pero hindi lang mahahabol yung volume ng katulad ng dati. Kaya nga, di ba, itong show po namin, Miss Tia, talaga, yung promote natin, yung alternative, kasi alam mo na, sabi nga namin noong nakaraan, lilipas din yung ASF. Pero for now, ano yung gagawin nating action while merong ASF? Yan nga, nagbibigyan tayo ng mga alternative. Pwede tayo pumasok ng layering. Meron tayong ini-introduce na rabbit tree, di ba? Marami pa tayong pwedeng puntahan maliban sa swine. So habang merong ASF, hindi na maibig sabihin, hihinto na tayo doon, di ba? Apo. Yeah, and Emmy, ano, kung nakikita ko, no, sinubukan ko kasi na no, yung sa rabbit, no? Mm-hmm. Kung mas maraming feeds ang papakain mo, mas mabilis din lumaki compared dun sa mga damo-damo lang. So, ito is isang positive sign din na yung mga feed meter baka pumasok doon, no? When yung may ibang other animal na i-introduce dito sa ating bansa, kagaya ng tupa, yun, no? Pwedeng yung gain in weight kasi kailangan natin eh para mag-produce eh. So sa tingin ko, in the future, yung mga feed meter magpo-formulate din sa mga ibang animal. Mm-hmm. Pati naka-concentrate sila sa pork and chicken. So mag-produce din sila ng for other animal. Miss Gia, nadinig ko yung kambing, nagpe-feeds na rin ngayon. Kambing? Opo, kambing. Yes. Na rin sila. Gusto mong mag-experiment din yan. May naging guest tayo nung isang linggo, di ba? Yeah. Talagang 20%, 80% talaga kailangan niya ay silage at saka fresh na browser kasi ang mga kambing eh. Kaya mahirap. Mm. So, and in relation to that, sinabi ni Gia at saka ni Casendo, meron naman uli akong ako taga follow-up question eh. Si Casendo muna. Casendo, yeah. ASF, ikaw isa ka rin sa pinakamaraming alagang baboy. Ikaw ba nasiraan na ng loob? And ano ang naging alternate mo na i-produce na animal? And then kay Gia naman. Gia, yung suggestion ni Casendo, na nakaisip ba kayo na mag-produce ng ibang animal feeds? Like, ito nga pinagkakaguluhan ngayon na rabbit. At sa tingin mo ba may potential? Yun. Yeah. Sa akin, no, ang doktora, ang tingin ko is mahihirapan, no, kung yung mga borders natin hindi maayos. Kasi paano kung maski kano tayo ka stricto rito sa local, pero yung pumapasok kung may problema, hindi sinusuri. Talagang may risk kasi yung nangyari sa first outbreak sa Rizal is galing sa frozen eh, di ba? So yun talaga. So kaya itong sa Luzon, kausap natin mga racer na talagang totally ayaw nila mag-take risk na mag-alaga muna dahil yung risk malaki masyado. Miss Gia, yung sa tanong ni Doc Cora, ayan, yung sa rabbit feeds. Speaking of rabbit feeds, last week actually, binisita ko yung rabbit farm ni Doc Sosi. Oh. Dami niyang tinuro sa kaya ng rabbit. Aliw na aliw ako. Basta nakaka-aliw. Si Doc Sosi, he's like parang share talaga niya lahat. From basically lahat talaga, even feeds, pinakita niya sa akin. He is still like parang... So after that, I went back and then I discussed with my brother about it. So we can look into it, but it's something kasi really new talaga sa aming industry eh. So parang maybe, pero still have to study kasi ang laking shifting na lang sa amin kasi now we're concentrating in poultry, which is rabbit is a poultry din. Pero kasi ibang-iba yung diet yata ng rabbit kesa sa like chickens, hens, mga layer. So
Maybe, pero pag-aaralan pa talaga namin. Yun po. Yeah. Ang ano kasi, ang pagka rain season talaga, mahirap kumuha ng damo, no? Kasi damo ALBM yung rabbit pagka basa. So yung mga ibang racer talagang nagkuha 100% na feeds. Para at least para malaman lang na yung feeds talaga sa tingin ko may potential, no, sa rabbit. Kasi yung one time na kausap namin, nagkaka-problema sila. Wala silang makuhang feeds dito. Imported pa yung mga feeds nila. So, yun. So, kung, di ba, at least, alternative lang naman, Miss Gia. Kami naman, kung din nyo na itatanong, Kasendo, Gia, Amy, so nag-iisip din kami ng alternative. So, isa sa naisip namin, yung Game Paul. Hindi pa rin completely bumabalik ang Game Paul eh. Pero malaki ding business kasi alam nyo, mga ano yan eh, parang luxury pet yan eh, yung pinagkakagastusan. So kayo ba, Gia, nagpo-produce na rin ng Game Paul feeds? Actually, ang Game Paul feeds namin, ever since, meron po talaga kami. Pero hindi kasi parang siya naging push product namin. So we have meron kaming Game Fowl. Actually, ang pinakabagong linya talaga namin, which is, I don't think alam nyo pa, it's the companion animal. Meron kaming dog food na. Lumabas na siya, actually. Pero inaantay lang yan. Na i-launch namin. Kasendo, yun ang isang dog ano rin ngayon. Yun yung pinakabago namin. Yes, isang alternative din yan. Yung malaki ding business yan eh, yung companion animal and yung dog food. Ang dog food naman, ang malalakas nga dyan, Gia, di ba, mga imported, yung mga galing sa Australia. So, magandang development yan na yung isang local company na kagaya ninyo, edi for sure, may encourage na magpaganda ng alagang aso yung mga, pag mas cheaper yung source. Maganda. Dokora. Dokora, yung yung dog food, yung kaibigan ko sa Pangasinan, pati yung Ascal, ibig sabihin yung local, pinapakain na yung dog food eh. Ay, oo! Oo, dahil sa computation, parang mas mura pa pagka dog food na lang papakain mo kaysa maghahalap ka pa ng pagkain. Ganun ang inisip nila. Exactly, kasi isasahog mo din sila eh. Yung mga pet animals na yan, kasambahay natin yan eh, di ba? So isasahog mo sila, pero imagine, yung per kilo ng kanin at ulam, minsan mas yung mga large breed, di ba, Gia? Mas malalakas pang kumain yan sa tao eh. So, might as well ship to dog food. Yeah. Kaya, sa tingin ko, mag-click din yan na Gia, yung dog food na sinasabi mo. Palagay ko din. Yan. And yung mga Pilipino, tumataas na rin ang percentage, mas marami na ngayong responsible pet owners eh. So, papalaki pa yung market na yan. Mahirap lang sabihin kung mapapatch up niya yung losses sa swine, pero hindi pa siguro. Hindi pa naman. Hindi pa siguro. Iba kasi yung kailangan iba pa rin yung machine. So, yeah. So, another investment na naman po yun. Miss Gia, curious lang po ako. Diba sabi nyo, local yung mga kinukuha yung mga corn? Ano ba ang standard ng Atlas sa pagkuha? Ano pa ba yung mga... Halimbawa, kung ako, corn farmer ako, gusto ko mag-supply sa inyo, ano yung kailangan? Toxin, na laging tinetest yung toxin. Toxin. Tsaka yung protein, tsaka yung moisture niya. Yung aflatoxin, very important yun. Yung aflatoxin. Yung moisture din niya, tinetest din. Yeah. Wala namang kung gano'ng kadami. Meron pa kayo quota?
merong, what do you mean, yung range? Target? Acceptable target. Na. Opo, yun, halimbawa, ilang sacks ba o ilang tons ba dapat yung isusupply ko sa inyo? May ganong usapan ba kung farmer ako? Kung minsan, tatawag, kung ilan kaya niya, itatest muna. Pagdala mo, itatest mo every batch. Para hindi isang test lang, isang truck, you will like test many part of it and then ipapalab test mo. Pag pumasa, tsaka siya papasok sa warehouse. Though sabihin mong 20 tons, baka ilang tons, pero doesn't mean that baka hindi makuha yung full load na 20 tons na yun. Kasi nga, baka hindi pumasa siya sa lab test. Yes, oo. Pero wala naman kayo nang gusto. Halimbawa, small farmer ako, pero maganda yung inani ko ngayon, tapos napadrive ko naman siya ng ano. Wala naman kayong required o kailangan. Pagka nag-supply ka, 20 tons dapat. Pag hindi. Okay. So, usually, I think may dadaanan muna silang trader bago umaabot yata sa amin. Hindi siya magdadirect sa amin kasi mahihirapan siya sa logistics. Emmy, kung makita mo doon sa Bulacan, di ba, yung malaking poster doon at Plus Feeds? Opo. Nasa Bulacan kasi sila. Hindi sila doon sa area ng corn area. Kaya yung farmers, mahirap talagang magdala doon sa area nila. Pero yung mga traders, binibili yan, tapos dinadala sa kanila. Yun ang nangyayari. So, ganoon. So, may mas malaking volume. Hindi kagaya yung iba, kung nandun lang sa area yung feed mill, pwedeng bumili doon. Kaya dapat may expansion sila doon sa Tarlac area. Pero hindi natuloy dahil dito sa ASF. Kung hindi, siguro doon, makaka-direct buying na sila. Sa sayang. Sana po matuloy nyo na. Sana po mawala ng ASF. Talaga ako, prayers natin. Maganda naman yung advocacy nila di ba? Direct buying, wala nang dinadaan sa middleman. Yun matutulungan na. Umasenso yung mga corn farmer. So, I think eventually, matutuloy pa rin yan. Kaya i-push nyo pa rin yan, Gia. Pagka maganda yung season, di ba? Nandiyan pa siya sa pipeline, hindi pa binubura. Nandiyan lang siya, nakahang lang. Parang umurong lang, Think positive. Umurong lang. Yun. Na-delay. Na-delay lang siya, na-delay. Tama. I think kung maayos yung natin dito sa Luzon, baka by next year, may magsusubok pa rin na pumasok. Sana, palagay ko. Kasi ang taas ng demand. Ang laki ng demand, Kasendo. Ang ano na nga, paboy. So parang, siya nang, mas masarap pa siya ngayon sa beef eh. Diba? Pag sa restaurant, lagi nga. Hindi, kasi yung beef, maraming, hindi kumakain ng beef din. Opo. Talagang, yung lasa, yung mga iba, medyo hindi sanay sa beef. Kaya yung pork ang mabenta talaga. Kung makikita mo, for the past years, ang pinakamalaking demand sa ating bansa is pork. Maski sa other country like China, pork talaga ang pinakamalaki. Kaya ang masasabi natin, talaga importante itong karne ng baboy. No? Hindi lang sa ating bansa. So that's why ang sa akin naman pinag-aaralan lang ng mga farmers kung paano maging extra cautious at saka kung paano yung biosecurity eventually babalik din yan. Yun ang di ba? Prayer natin yon, Gia. At si Kasendo rin. O naman, for the backyard farmers, I know na syempre mas iba ang backyard farmers kaysa commercial farmers, di ba? So, wag silang don't be so sad. Babalik din yan. You can just divert your attention in some other industry first na para magkaroon ng income. Kasi mga feed mills talaga, may programa yan. Pupunta kayo sa mga distributor. I'm not saying brand namin. I'm sure lahat sila, mayroong kanya-kanyang programa. So, magtanong-tanong kayo kung ano mga programa na babagay sa inyo, na papasok sa budget nyo. Diba? At least span of time, may pera ka papasok pa rin sa bulsa nyo. Yun lang po. So, yun yung advice ko sa backyard farmers. Huwag sila mag-discourage.
Oh, ma-discourage. Laban lang tayo. Masisiraan ng loob. Oo, huwag masisiraan ng loob. Laban lang po tayo. Laban lang. Apo. Tama. I agree. I second the motion. Tama yun. Amy? Opo. Miss Gia, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ang dami namin natutunan ngayong araw na to. Thank you, Miss Amy, for having me. Though, honestly, sabi ko, I'm takot-takot ako kasi medyo I'm the junior. Parang sinabi ko nga, bakit ako? Kasi bata lang ako. Hindi ako bata na, pero I'm pretty new sa industry. So, I'm yes. So, kung may mali man akong masabi, I'm so sorry. Pero, natalakak na lang ako magkamali. Yeah, no, conscious ako. Gia, please, makikita lang mga viewer na, ano, maski maganda, no? Pwede nasa agri pa rin, di ba? Yes. Yes. Maganda po. For creating inspiration. Yes, inspiration po sa ka-encouragement na hindi, ano, parang kailangan may edad ka na kaya ka papasok sa agri. Di ba? Yes. Gia, di ba? Di ba? Ang pretty and young. So, hindi po yan para limited dun sa mga may edad na or pang-retirement. Hindi yun ganon. Ang dami din mga millennials na pumapasok ngayon sa agrikultura. Kaya yun yung purpose din ng show natin. Para parang eye-opener, di ba? Sa lahat na hindi po limited sa may edad o sa mas bata. Ito po, ang agrikultura po ay para po sa lahat. I hope nag-enjoy ka naman, Gia. Apo, nag-enjoy po ako. Sa ating talakayan. Thank you po. Ayan, kulang po yung oras. Dokora, pero Miss Gia, sana may part 2. Sure, promise. Yeah. Thank you po. At dito na po tayo natatapos para sa araw na ito. Tayo po lahat, mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo?